Hi guys, Gel here of Cargas and PH for Cargas and PH TV. Today we'll be discussing about cylinder head gaskets. Okay, kalimitan tong binibili ng mga nagpapa-overhaul ng sasakyan, ng engine. Okay, so ano ba yung use ng cylinder head gasket? So yan naman yan eh. So ito yun. This is the cylinder head gasket. I think this is for the Nissan Xtrail 2.0, 2004 up to 2010 gas. Ito yan. So, what's the use of a cylinder head gasket? Bakit ba may ganito? Ano ba use nito? So, ang use nito is to prevent the oil and the water or the coolant from mixing together. Okay? May tubig and oil ang engine natin. So, ayan, may mga daanan ng tubig yan. Yung mga butas na yan. So, bakit nga ba ito nasisira? Okay? Ang reason kung bakit nasisira to ay dahil your car has more than a normal temperature. Mas mataas sa normal. So, what does it mean? Overheat. Kumbaga saan, malapit ng ma-heat stroke ang kotse mo. So, ano ba yung signs na parang malapit ng mag-overheat? Ako, nung college ako, madalas mangyari sa akin to eh. Ang sign ng mag-overheat, parang ano, parang lahat bitin sa power. Then, so aircon, naka-aircon ka, may steam na lumalabas sa windshield mo. So, laging may steam na gano'n. So, yun yung unang sign na pwedeng masabi natin na malapit ka na mag-overheat. So, anyway, so, ano ba yung mga signs na you have a blown head gasket? So, number one, may makapal na puting usok na lumalabas sa tambutso mo. Ano ibig sabihin nun? Naghahalo na ang tubig at langis by Sharon Cuneta. Tama ba? Si Sharon ba yun? So, yun. Pag naghalo ang tubig at langis, ang magiging end product niyan ay white smoke. White, thick smoke lalabas sa tambutso mo. So, ano ibig sabihin? Naghalo na yung tubig at langis mo. So, yun ang magiging end product niya. Akala mo para ka may fog machine sa likod. Diba? Nakakahiya yun. Oh, you're driving a Honda Accord, a brand new Honda Accord, or the latest Honda Accord, or the Camry, or kahit ano pa, kahit Mercedes-Benz pa yan. Kapag nasiraan ka nito, maghahalo ang tubig at langis, para kang may fog machine sa likod ng kotse mo. Nakakahiya. And pwede kang mahuli na smoke belching. Okay, magkano multa nun? Malaki-laki din, di ba? I think nasa 1,500, 2,000. So, anyway. Pangalawa, yung second na pwede mong manotice kapag may blown head gasket ka, yung performance ng engine mo, hindi na ganun kaganda. Paano mo masasabi yun? Parang lahat ng gawin mo, acceleration, bitin, ang hatak, mahina, arangkada, halos hindi na makapag-transfer to third gear dahil parang na-stroke na yung engine mo. So, yun yung pangalawa. Bumaba ang performance niya. So, ang pangit nun. Pangit nun. Hassle yun. Delikado. What if nag-overtake ka? Kapusing ka. Aksidente ka pa. So, yun yung number three. Pangatlo, so, always check your engine oil through the dipstick. Okay, importante ang dipstick. Hindi yan pang level lang. So, pag tiningnan mo and nakita mo yung langis mo,
kulay kape. Yung coffee blanca ba yun? Ni Marian. Yun. Yung parang milk chocolate coffee. Pag naging ganon, sira ang head gasket mo. Okay? Pang-apat, overheating. Yun na yun. May bubble sa radiator. So, yun yung pang-apat natin. Madali na yan. Nagbabubble. Ultimo yung even the coolant reservoir. Nagbabubbles. Ito yun. Sira yan. May leak or nag-warp na. Dahil sobrang init. Okay? Tapos, ang pinakadulo, pinakahuli, yung obvious. Nauubos ang coolant mo. Bakit nauubos? Kinakain na nung naghalo na yung tubig at langis, binuburn na rin ni engine yung tubig, yung coolant. So, binubuga na sa tambutso. So, yun yun. Alright? Yun lang naman yun. So, magkano yung ganito? So, yun ang pag-usapan natin. How much ang cylinder head gasket? Well, depende. Depende sa kotse, depende sa talyer, and depende sa klase. Okay? So, if you will use made in China gaskets, mura. If you will use replacement, pero performance parts, like the Felpro, engine tech, medyo mahal yan. Or you can always go for the stock, yun ang safest. So sa stock, if sa kabibili, alam mo na, mahal. But if sa aming kabibili, like sa aking mga maraming resellers, tindahan, just ask nicely. Padali ako kausap pagdating sa presyo. Alright. So, yun lang. So, magkano ba yung, yung pala, yung labor, tinatanong sa akin, kung magkano inaabot ng labor ng pagpapalit nito. The usual, I think nasa 3,000. Well, depende sa sasakyan. If you're driving a V6, malamang dalawang cylinder head gasket ang papalitan mo. Oh, pangit naman kung isa lang, 'di ba? So, depende. So siguro base price niya is 3,000. Wala akong talyer ha, experience lang 'to. Yung mga siningil sa akin ng mga talyer nung mga nasisiraan ako. Okay? So, yun lang. And regularly check your engine for leaks kasi napakadelikado niyan. There was a time na I have a client na naka Hyundai Starex. Hindi niya namalayan na drive lang siya ng drive. Hindi niya namalayan na wala na siyang naubos na yung tubig at langis niya. So, ano nangyari? Kumatok. Yung piston niya lumabas talaga sa ano. As in sinira yung engine block niya. Yes, totoo. Kaya be mindful of your engine bay. So lagi niyong sisilipin 'yan for possible leaks. Diyan nag-uumpisa ang sira. Once may leak, may sira. Okay? Mura lang 'to. Mura lang magpagawa ng ganito kesa magbumili ka ng bagong engine block or the whole engine itself. Alright. So, yun lang. So, tandaan, cylinder head gasket, the symptoms that you have a blown gasket, number one, take white smoke, lalabas ng tambutso mo para ka may fog machine, poor engine performance, acceleration, arangkada, acceleration and arangkada is the same, rekta, wala, bitin. Hindi ka makatransfer sa third gear or fourth gear. Laging bumababa. Signs yun na malapit ka na mag-overheat kasi dahil sira ang cylinder head gasket mo. Pangatlo, yung engine oil mo, kulay coffee. White coffee, yung may cream. Coffee blanca ba yun? Yeah, parang ganun ang kulay. Yung white something na ganyan. Okay? Parang milk tea. Parang ganun ang kulay. Ibig sabihin na naghalo na ang tubig at langis. Kaya naging ganun na yung kulay niya. Okay? Number 4,
overheating. So, alam na natin yon. Pag nag-overheat ka, tumabi ka na. Okay? Number 5, yung pinaka-common, nagbabawas ka ng coolant. Nagbabawas ka ng coolant, may leaks. Sa park mo, pagka-park mo, silipin mo, may leaks. Yun yun. Okay, meron pa pala isa. If makita mong nagbabubbles yung radiator mo, and or the coolant reservoir, sira yung head gasket mo. Cylinder head gasket mo. So, 80% sira yun pag nagbabubbles na yun. Alright? Sige. Ayun. So, that concludes our kwentuhan about cylinder head gaskets. So, I would like to thank pala yung mga nag-likes, subscribe, and the comments sa mga nag-share sa ating munting milestone na we reach already the 50 subscribers. So, we're giving away aqua flasks. So, dadagdagan natin yan. 4 lang yun ngayon, pero nadadagdagan ko yan. May, I think I posted it in sa Facebook page namin. So, maraming salamat sa inyo and mali mo, Pasko, free PMS for 2 cars. Okay? Mapa small car yan, sedan, a big SUV, Expedition, Navigator. Sagot ko yan. Alright? Sige, sige. Maraming salamat and have a good night. Take care.